Hello, water signs! Kamusta kayong lahat? Sana kayo ay okay. Ang gagawin natin today, water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, a timeless reading. Okay? Ang ibig sabihin, kahit kailan nyo po ito mapanood, kahit next year, after 10 years, walang problema. Kung kailan ito sumulpot sa harapan nyo, yun yung perfect time na ma-receive nyo yung mga messages na nandito. Cross watchers, kung meron man, you guys are also welcome. And kung bago ka dito sa aking Purple Teen YouTube channel, please don't forget to subscribe and tap the bell icon. At kung hindi ka pa nakakapag-follow and like sa aking Facebook page, paki-like and follow na rin. Kung gusto mo ng private reading, personal reading, mag-PM kayo doon. Yung link at details, hanapin nyo, nakasulat sa ibaba dito sa description itong ating video. So, kung hindi tumutugma ito sa kwento mo o hindi nagra-rhyme sa iyong story, huwag ipilit, huwag mag-react, no? Ibig sabihin lamang nun, this reading is not for you. Okay? Guys, ma-appreciate ko kung magsisend kayo ng super thanks, no? Or magjo-join kayo ng ating membership. Pwede rin kayo mag-subscribe sa aking Facebook channel para ano, may mga perks kayo doon. Ganyan din yung membership dito, may mga perks din, okay? At wala tayong masyadong members kaya sana mag-join kayo. Okay, water signs. So, mukhang naka-focus on your relationships itong ano, reading mo, cards mo, no? Ano, nakikita ko, magiging maganda yung lagay ng ano, relationship mo right now kasi with the Ace of Cups, no? You will receive a blessing, guys. Pwedeng ano to, ha? Hindi material. For some of you, makaka-receive kayo ng spiritual blessing. Okay? Pwedeng yung iba, unti-unti nyo nang nakikita itong healing sa relationship ninyo, no? Manunumbalik na yung dating samahan, yung dating ganda ng relationship ninyo. Okay, ito. May healing, may reconciliation. So, meron. Meron ditong ano eh, magiging magkasama kayo uli, magtatagpo kayo uli, and pwedeng magkakabalikan kayo uli. No, this is a renewal. Friendship man ito or romantic. Okay? So, maganda. Love offering ito, guys. Oo. No? So, this is a card of surrender. Ibig sabihin, tinatanggap mo na uli itong bagay na to sa buhay mo. Tinatanggap mo na uli itong person na to sa buhay mo. No? At nagbabalik na yung magandang samahan, yung harmony dito sa inyong connection. Okay, so mag-ingat kayo. Yung iba sa inyo dito magpapaka, alam mo yun. Pwedeng maging ano kayo eh. Ano ba tawag dito? Pwedeng maging impulsive. So, ayan. Huwag magpadalos-dalos. No? Dahil dyan sa excitement ninyo, baka mapahama kayo. Yun lang naman. No? Ewan ko merong something dito na atat kayo. No? Atat na atat kayong makipagkita, atat na atat kayong gawin, o atat na atat kayong pumunta dyan sa lugar na yan. Hindi ko alam. Merong something nangangat, parang nangangati kayo. Alam mo yun, yung kating-katika na gumala, or kating-katika na gawin itong gusto mong gawin, kung ano man ito. Hindi kayo mapakali yan. Yung iba sa inyo feeling restless, feeling hyper, no? Ano kayo, nag-uumapaw ng energy. Yung iba sa inyo dito. Okay, so baka may ma-encounter kang female na ano. Masakit yung mga salita niya. So, ayan. Pwedeng ma-offend kayo dito kung sino man ito. No, si Queen of Swords reversed, no? Pwedeng may ma-encounter kayong Gemini, Libra, Aquarius na ano, matalim. Matalim yung dila. Masakit magsalita. Okay? Pero itong person na to kasi is very, very direct. So, baka pwedeng nami-misinterpret mo lang. Baka naman this person means you
no harm, no, pagdating dun sa mga sinasabi niya, gusto lang niya sigurong maging ano, maging diretso, maging prangka. Ayaw kasi na ito ng ano eh, kung sino man yung person na yan, ayaw niya ng mga buladas, no, gusto niya, ano lang, diretsahan lang, prangkahan lang, walang personalan, so ayan. Ibig sabihin lang nito is huwag ka masyadong maging sensitive kung ano man yung mga maririnig mong salita ngayon, kung sino man yan, okay? No, pwede kasing hindi siya air sign eh, kung sino man tong person na to na baka mamaya damdamin mo yung sinasabi niya. Ang ano lang naman niya dun is nagiging direct to the point lang siya. Wala siyang, kumbaga walang personalan, gusto lang niya maging prangka, no? Yun lang, gusto lang niyang diretsahin yung mga bagay-bagay. Ayaw niya nung paligoy-ligoy yan, ayaw niya ng paligoy-ligoy, no? So kung ikaw yan, sinasabihan, ang ibig sabihin itong situation mo, kung meron kang gusto mangyari, kung meron kang gustong i-point out, is diretsuhin mo. Huwag mo nang daanin sa mga pasakalye na mahaba. Maging diretso, maging straight to the point. Para klaro, alam mo yun, malinaw yung mensahe. And hindi na mahirapan pa. No, yun lang yun. No, ibig sabihin, kagaya ko, ayoko ng mga pakipot. Gusto ko diretso. Pag gusto ko. Pag ayaw ko, ayaw ko. Ganun. Yun yung energy na nakukuha ko dito. Okay? So, yan. Pwedeng iba sa inyo dito, nagkaka-encounter kayo ng problem when it comes to marriage. Okay? So, pwedeng may mga problema sa pamilya, ng mga relatives, sa mga immediate family, pwedeng may problema sa inyo na mag-asawa. Okay? So, sa tingin ko, na pwedeng iba dito, napapabayaan nyo na yung family ninyo. So, bigyan nyo uli ng focus yung family ninyo. No, pwedeng nakakaligtaan nyo na yan. Dahil siguro marami kayong inaasikaso, pwedeng marami kayong problema, marami kayong trabaho. Pero, di ba, para saan ba tayo nagtatrabaho? Di ba, para sa mga mahal natin sa buhay, para sa pamilya natin. And sa tingin ko, kahit naman sobrang dami ng pera natin, kung nasisira yung family natin or napapabayaan natin, is mawawalan ng saysay yung mga pinagpapagura natin. Kasi yung ginagawa natin na yun na sacrifices and hard work is for our loved ones. No? So, yan. Bigyan mo ng focus yung family mo. Bigyan mo ng focus. No? Pwedeng yung iba sa inyo dito nakaka-encounter kayo ng problem when it comes to financial. No? So, yan. Pwedeng namumroblema kayo sa pang-college ng anak nyo. Pwedeng namumroblema kayo sa future. Paano kayo? Paano yung mga pambayad ninyo sa rent? Sa bills? Paano yung mga gastusin ninyo? No, yan. Pwedeng iba yun yung nagiging problema ninyo. Okay, pwedeng yung iba dito. Kung nasa realty kayo, pwedeng hindi kayo makabenta ng property. Medyo matumal. Okay? Or kung meron kayong binibentang property, hanggang ngayon hindi nyo pa nabibenta yung bahay na yan or lupa na yan, kung ano man yung binibenta ninyo. So parang may namalas. Okay? Some of you may be dealing with the fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, no? Somewhat mga 20-ish, no? Medyo bata-bata pa. Okay? So, pwede magpakita ng interest sa itong person na to na attracted siya sa'yo, itong si Knight of Wands, si Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Yan. Okay? So, yan. Pwedeng nagpapaandar na sa'yo yan, nagpapahiwatig, nagpaparamdam, yan. And some of you, kailangan nyo ng pahinga, no? Okay. So, pwedeng sa yung iba sa inyo, pagod na pagod kayo, physically, emotionally, psychologically. Pwedeng iba nangangailangan talaga ng physical na pagpapahinga dahil sa inyong kalusugan. Okay? So, ayan. Ang ibig sabihin nito, kailangan mo maglaan ng oras sa sarili mo. Na wag puro trabaho, dapat balanse lang. No? Baka iba napapabayaan nyo yung kalusugan nyo, yung katawan ninyo. No? Kailangan nyo ng pahinga dito. No? Umiwas sa mga tao na pwedeng ano, ipoprovoke ka, bibisitin ka or naghahanap ng away, ayan. So may mga troublemakers dito sa paligid mo, iwasan mo yan. Okay?
Oh, parang ano to eh. Parang sinasabi dito pointless na makipagtalo diyan kasi hindi naman kayo magkakaintindihan. Alam mo 'yun? No, mapapaaway ka lang pag pinatulan mo yung person na 'yan. So iwasan mo 'yan daw kung sino man 'yan. Pwede dito may isang tao ayaw tumigil sa pang-bibwisit sa iyo, pang-iinis, no, parang pinoprovoke ka para patulan mo siya 'yan. Basta parang may some kind ng ano dito eh, yung parang ayaw kang tigilan. Ayaw kang tantanan. May water sign energy. Okay, pwede may makadil ka. Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. So, dalawang persons yung nakikita ko dito. Merong mas ano, may mas matured siya. Pwedeng mas matanda ito compared dito. Mas bata ito. And ito is mas emotionally secured, matured, no? Kung sino man ito. Kesa dito sa isa na may pagka-immature, may pagka... may pagka-impulsive, may pagka-immature, may pagka-reckless yung behavior niya. Alam mo yun, yung hindi kagaya nito, mas ano to, mas mature dito emotionally kung sino man yan. So kung may pinagpipilian ka dyan or may dalawa kang person involved sa'yo, yan yun. Okay, nabanggit ko na itong Ace of Cups kanina. Okay, pwede ka makareceive ng gift dito. Ayan, gift ha? Basta may marireceive ka, pwedeng spiritual, pwedeng material. Yung iba sa inyo dito, oh yan, very strong energy, water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, so baka may nakakadeal kang ganyan. Okay. Iba nawawalan ng interest, no? Nabubore kayo or nawawalan kayo ng interest over this person or this situation. So ayan, nawawala na yung inspiration ninyo dito. No, bigla na lang all of a sudden, parang, ewan ko, na-disappoint ka ba, nalungkot, or nagbago yung feelings yan. So, yan. Okay, so, nung una, curious ka, and then, bigla na lang nagbago isip mo, okay? Or nagbago yung isip niyong person na yan sa'yo. So, ano pa? Iba dito, napipilitan na lang kayo sa ginagawa ninyo, no? Alam mo yung parang ginagawa mo na lang siya for the sake kasi kailangan mong gawin, no? Hindi na ano eh, hindi na kayo nag-enjoy dito sa ginagawa ninyo. More on parang pinipilit nyo na lang yung sarili nyo. More on labor na siya. Okay? So, ayan. Pwedeng iba dito nakaka-experience ng ano, yung na-overwork kayo. Tapos hindi nyo nakukuha yung deserve ninyo dyan sa pinaghihirapan ninyo, sa ginagawa ninyo. Kung trabaho man yan or hindi, no, parang sobra yung ginagawa mong trabaho and then eto lang yung nakukuha mo. So yun nga, ibig sabihin, unfair yung treatment or hindi nila nabibigay yung deserve mo dyan sa pinaghihirapan mo, sa pinagtatrabahuan mo. Okay, yung iba sa inyo, may matatanggap na pera unexpected, no? Hindi nyo ina-expect na makakakuha kayo ng pera ngayon. Closing message or advice para sa iyo. A year from now. So ayan, tandaan mo tong timing na to. Mukhang may something na mangyayari. Kaya lang, maghihintay ka pa ng isang taon. O, be assertive. Okay? So, huwag kang kikimi-kimi, huwag kang mahihiya. Kung meron kang kailangan sabihin, dapat i-assert mo yung sarili mo. Sabihin mo. Okay? Thank you so much for being here. Sana nagustuhan nyo to. Don't forget to like and share this video. Don't forget to subscribe and tap the bell icon. Take care and God bless.